okay guys, yung target natin na yun, yung cartoon na yun, wala magitang lata sa labas at yan, basang-basa sa yan, yung itim na yan, men. Wait lang. Yung itim na yun, yun, yun yung bullseye natin. Tingnan natin kung makatama tayo. So, napagod lang magbomba. Tol, napagod. Wala siyang sight. Wala pa, di pa tapos. Wala pa rin bat. First shot. Unang putok. Sa 2023. Napagod magbomba. Second shot. Third shot, tol. Pangapat. Masyadong mataas eh. Panglima. Pang-anim. Pang-pito. Malaki yung tank niya eh. Madaming pulbong hangin. Walo. Siyam. Pang siyam na. Pang sampu na yun. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Wala na akong bulitas. 7mm nga pala yung gamit ko. Last ball. Ito yung itsura niya. Punit-punit. Siyempre. Butas-butas. Tape ko na lang. Ito yung mga bala pa. 14 dapat to. Okay guys, ito yung kailangan natin sa gagawin natin. Fire extinguisher galing sa Lazada 260. Yung kailangan lang natin gagamitin nating PCP air tank ito. Maliit lang siya, 1 kilogram. And pangalawang order ko na ito sa Lazada. Ginawa ko rin siyang PCP tank. Ano siya, tawag dito, di gumagana, walang pressure sa loob, pero good siya pang air tank ng PCP. Kaya niya up to 200 to 250 PSI, pero kakargaan lang natin ito ng 200 PSI. Tapos sa barrel naman niya itong antena. Biligay ang buong antena, tol. Kaso dyan yung 8mm steel ball bearing, yun yung bala natin. Kung wala kayong mahanap sa tawag dito, wala kayong mahanap na barrel sa mga junk shop or scrap dyan, bili na lang yung antena. 249 lang ito po, dalawang mahaba ng barrel yung makukuha nyo. Yun nga lang, sayang. Pero kung wala, kasi sa junk shop baka mamaya UP-UP na or make say ganun, hindi na maganda. Pero may scrap kayo, mas maganda. TV antenna, 8mm yung kasya.
na bulitas dyan ito. Tapos kailangan nyo rin ng ito, bulb ng gulong ng ano, bike bulb interior, yung sa interior yan, kailangan nyo yan. Dyan tayo magkakarga ng hangin, tapos pagkita ko na lang yung procedure sa inyo. Ganito yung itsura nyan sa loob, men. Babaklasin nyo to ang tread nyo, yung fire extinguisher valve, yun yung magiging ano natin, PCP valve. Tapos tatanggalin nyo itong laman nya, may dry chemical dyan, parang powder siya na kulay yellow. Tanggalin nyo, tapos ugasin nyo ng tubig. Yan yung maging air cylinder natin. Tapos to, tatanggalin nyo lang to, yung parang straw nya, ito lang yung matitira. Tapos tatanggalin din to, itong pumipindot na ito, tatanggalin din yan. Ito lang ang importante. Mamaya papagito ko nung itsura niya pag tinanggal natin. Yan guys, ganyan lang yung ititira natin, tol. Yan, tatanggalin mo itong ano niya dito, yung handle niya pang spray. Kasi ito yung magiging ano natin, PCP bulb. Okay? Yan. Tapos, ikakabit natin yung bicycle bulb dito sa ilalim. Or kung saan nyo gustong ilagay, dyan. Magdidrill tayong hole, bicycle bulb. Diyan natin ilalagay yung magpapump ng hangin gamit yung hand pump. Tapos yung spring nito pala, paalala ko lang, tol. Yung spring nito matigas. Okay? So maghanap ko yung spring na medyo mas malambot dito. Nasa loob yan. May thread din yan. Tatanggalin nyo, lilito yung spring. Okay? Kasi kapag matigas tapos may pressure, mahirapan ng paluin itong ano, itong bulb natin dito. So kailangan nyo ng palitan nyo ng malambot na spring ito. Importante yan, kasi kapag may pressure na mas matigas yan, mas mahirap paluin ito. Walang lalabas na hangin, sobrang tigas. Kaya maghanap kayo ng spring na tama lang. Okay? Yung tigas nya. Nang sa ganun, pag nilagyan yung hangin, may pressure na, hindi mahirap ano yun to, paluin. Yung hangin is malakas yung tapon. So guys, ganito na yung itsura nya. Okay? May bulb na tayo dyan. Bubombahan mo gamit bicycle pump. Pagod, men. Yan. At may hangin na yan. Ngayon, titingnan natin kung makikita nyo yung ano, hangin. Kapagod. So ito na yung barrel natin, yung sa TV antenna. So ganyan yung itsura nya. Idudugtong natin yan dyan, men. Yan, ganyan. Diba? Tapos ipapasok natin sa barrel sleeve nya. Itong 1/4 na ano, ay 1/2 na curtain rod. Papasok natin para mas, ano siya, mas, tawag dito, mas lumaki. Para di madamage or makupit agad yung pinaka inner barrel natin na 8mm aluminum tube. Yan. Tapos kukupitin natin dito. Magiging laglag bala siya. Huhulog niyo yung bala, parang marble gun din. May ipit yung bulitas. Yun yung magiging design niya. Mamaya papagito pas para mas magets niyo kung anong ano niya, itsura niya. Bali ganyan yung itsura niya ni UP ko. Yan yung sa dulo niya para maging stopper niya ng bulitas, no, stopper. So ganyan ang maging itsura niya, men. Ito na yung transfer port natin. Tapos ititape natin dito. Mamaya tas epoxy natin para makita nyo, men. Baka sabihin nyo tumatagas, ganyan ganyan. Pakita ko sa inyo. Ayan, yan yung itsura niya. May stopper dito kaya hindi magtutuloy yung bala, mahuhulog. Ito yung transfer port niya.
Tapos ginamit lang ko siya ng tape. Yan, magiging spacer niya para papasok natin siya dito sa 1/2 curtain rod sa ano niya, barrel sleeve niya, hindi siya gumagalaw. Spacer yung tape. Okay. Tapos guys, napasok na natin. Ito yung transfer port niya, tol. Ito, transfer port niya ito. Pupunoy natin ngayon ng epoxy. Yan, i-epoxy natin to. Wait. Basta i-epoxy natin itong part na to para ma-seal siya. Okay, masarado yan. Bali, ito na yung itsura niya, tol. Nilagay ko yung kahoy dito. Ito yung hammer niya. Hammer sa bulb. Yan, in-epoxy ko na yung dulo-dulo niya dito para mas tumibay siya. Di natatanggal. Tapos papatuyuin na lang din natin yan. Tsaka itong barrel. In-epoxy ko na din. Hintayin na lang natin matuyo. Tapos kakabit na natin. Yun, medyo maulan. Testingin natin yung may laman sa. Ito. Sana mapagandang yung mabuti kasi naulan. Meron pang laman yan. Yun guys, papatuyuin na lang natin. Men, ito yung itsura niya. Maglalagay pa akong stock dito. Butt stock. In-epoxy ko yung transfer port niya dito, men. Kung saan nakit yung hangin, naka-epoxy na. Tapos yung barrel niya, finix ko na. Tapos maglalagay tayo ng ano dito, stock. Papatuyuin ko na lang. Mamayang hapon, okay na yan. Last ball. Ito yung itsura niya. Punit-punit, syempre. Butas-butas. Tape ko na lang. Ito yung mga bala pa. 14 dapat to. Hindi pa tapos to kasi wala pa siyang butt stock dito. Tapos wala pang sights. Pero upload na natin, testing na natin. Ito yung pinaka basic na pwede kong ituro sa inyo, no? Na PCP. Homemade PCP, hindi man siya umabot ng 300, 400, 1000 PSI dahil homemade nga lang siya. Maintain lang natin yung safety natin. Doon sa 200, 300. Malakas na ngayon 200, 300 PSI na yun eh. No? Depende sa pagkakagawa at mixture nyo ng spring. Kung mga next upload natin, mas pulido na. Ito yung pinaka basic na no, gawa ko. Hindi pa natin ginagalingan dito. Sakto lang yung gawa natin dito. Hindi pa gaano. Sa lahat ng nanonood,
at sumusubaybay tol. Subscribe lang kayo, men. Yung next na upload natin, yung 22 na ano siguro. Or 8-7mm na ganito rin, pero mas pulido yung pagkakagawa na PCP. Sa ngayon, ito muna. Pagtsagaan nyo na, tol.